Yo mga boss, magandang araw. Hindi ako nakalabas kahapon. Bigla kasi hindi nag-charge yung ano ko, yung battery. Hindi siya nag-charge. Ito, below 12 volts lang siya. Testing muna natin, start natin. Kickstart, ayaw mag-push start eh. Nawawalan yata ng kuryente. Ayaw gumana ng ano, charging system na ito. Yan o, lalo pong bumababa eh. Imbis na Tomas eh, bombay natin. Wala, walang damadagdag talaga. May problema sa charging system. Che-check natin mamaya. Ayun, nabumaba pa lalo. Ang setup pala na ito mga boss, naka full wave to. Tapos naka battery operated, tapos LED light lahat. Konting intro lang mga boss, yung charging system natin ay may tatlong components. Una, yung stator. Ito yung nagbibigay ng AC power papunta sa rectifier regulator. Ito yung pangalawang components. Tapos, sa loob ng rectifier may mga diode. Ang flow nito ay one direction lang papunta dito sa battery. Bali, ang trabaho ni rectifier ay convert yung AC to DC. Bali, ito na rin yung nagkakarga sa battery natin. Tara, i-actual na natin. Una kong iti-testing yung battery. Kasi ito lang yung nasa labas. Ito yung pinaka madaling i-test. Reverse test tayo. Gamit tayo ng multimeter. Analog o digital. Tatapat lang natin sa 20 volts. Tapos positive to positive, negative to negative lang. Itong red yung positive. Ayan, okay pa yung battery natin. 12 volts pa pataas. Pag below mga 10 na pababa, palitan na yun. Healthy pa yun pag 12 pataas. Dito naman tayo sa rectifier. Explain ko lang tong rectifier ko mga boss. Ito palang rectifier ko. Full wave din siya na 6 pin. Ito. Itong black wire para iwas overcharge. Ito naman mga dilaw na connect sa alternator natin or stator. Itong red, battery, green, negative. Bali, dalawa lang nakakonect na yellow dito guys. Pupunta sa stator. Ito, yung white saka yellow ng stator. Dito nakakonect sa dalawang yellow ng rectifier ko. Tapos ito yung isang yellow, hindi nakakonect. Parang 5 feet lang din talaga siya. Itong red wire guys, papunta to sa battery ah. Ito na yung nagcha-charge sa battery natin. Bali, dalawa lang nakakonect na yellow dito guys. Pupunta sa stator. Balatan lang muna natin ng dalawang wire na yellow na galing sa stator. Or sa stator, white saka yellow. Gagamitan natin ngayon ng test bulb. Kailangan umilaw yung dalawang wire na yellow na nakakonect sa stator. Bago natin check, paandarin muna natin yung motor. Yan, mandar na. Test na natin. Test na natin. Lahat umilaw to. Ako, ayaw. Lipat natin sa ibang body ground ng motor. Pang double check. Ayaw pa rin, buong boss. Lipat natin sa iba. Para sure. Check natin. Ayaw pa rin. Sa isa. Ayaw pa rin. Check natin sa negative ng battery. Pang apat na check na natin to. Baka sira yung rectifier. O kaya yung connection ng wire papuntang stator. Or pwedeng stator din. Kaya dapat check natin ngayon yung wiring saka stator naman. Ito na yung wire ng stator. Yan yung tatlo, white, yellow, saka blue. Yung blue papuntang CDI, hindi na natin papakalaman yun. Ito pala yung wirings ko. Ang hirap baklasin na ito kasi naka-cloth tape na to. Balot na balot lahat to eh. Heat resistant and water resistant tong tape na to. Itong nilagay ko dito. Ito, lahat binalutan ko eh. Lahat ng wirings ko. Para hindi basta pasokin ng tubig. Ito na mga boss. Tinanggal ko na yung balot.
Inanap ko lang yung connector ng stator to rectifier. Andito pala yung sira. Ito may sunog. Kaya hindi nakapag-supply ng kuryente papunta sa rectifier. Ito yung problema. Ayun o, nasunog yung connector. Ayun o, zoom natin. Ayun o, lumabas na yung wire. Yan. Ito yung problema sa mga connector pag nagbabibrate kasi yung motor. Nagagalaw-galaw. Naglo-loose yung connection niya. Nawawala yung connection ng wire. Dapat lagyan natin to ng tie wire para hindi nagalaw-galaw. Or pwede natin na i-connecta na diretso, wala nang connector. Ito okay pa yung female. Pero papalitan natin yan. Itong male, sunog no. Ito. Ayun, labas na yung mga wire. Palitan natin ng buo yan. Pati yung ibang mga wire. Check na rin muna natin yung stator kung okay pa. Check din natin mamaya yung rectifier. Ito, iniulay ko muna yung wire ng stator. Check natin ng stator. Balatan ko muna. Paalala ulit mga boss. Full wave pala tong stator ko ha. Bali yung yellow and white wire. Both charging system na. Bali ito boss yung stack ng stator natin guys. Pag i-stack, meron siyang tatlong terminal. Ito, yung yellow sa lighting, tapos yung white sa charging, tapos yung pangatlo yung terminal niya, ito yung ground. Bali itong ground na to, puputulin nyo to, pag ipa-full wave nyo to, putulin to sa itong dilaw. Pag kukunikin lang yan, full wave na yan, dilaw to, itong connection na to. Ito, sa kabila. Ayan ang dilaw. Kasi ito yung puti sa charging to. Bali, magiging itong wire pag na-full wave na, parehas na sila charging. Sa ngayon, stuck to. Itong dilaw sa lightning coil. Bali, pag pinutol to, itong dilaw. Tapos itong ground. Pag kukunikin nyo lang to, hihinangin to. Full wave na yan. Bali, sa akin, full wave na siya. Wala na siyang ground. After ng connection, i-check nyo gamit multimeter yung dalawang wire kung magka-connect na sila. Ito na boss, paano mag-check ng full wave? Line to line tayo magko-connect. Pero bago natin i-check, paandarin muna natin yung motor kung may lalabas na kuryente. Lalagay lang natin sa kabilang wire. Dapat umilaw yan mga boss ha. Yan, umilaw siya. Ibig sabihin good siya. Kabila naman. Ayan, umilaw din siya. Okay na okay siya, ay siya. Yung pag-check naman ng half wave, ilalagay natin sa ground, iilaw. Pero ito, full wave, dapat dito iilaw. Yan, ganyan ang pag-check ng half wave pag stuck pa. Sa ground yung ilalagay. Check naman natin ngayon yung rectifier regulator. Set lang natin siya sa diode. Ayan. Unang check natin yung forward bias. Positive to positive, negative to negative lang. Pero dito sa digital multimeter, baliktad yung function niya. Itong black test probe, gagawin natin positive. Kaya positive to positive siya. Pag sa analog multimeter naman, ayun yung tama. Dito lang sa digital, baliktad. I-test na natin ang tatlong yellow. Dapat pumalo siya or meron siyang connection. Ito, test natin. Ayan o, pumapalo siya. Sa isa naman. Ayan, meron din siya. Tapos yung isang yellow. Ayan, okay din siya. Dito sa black, wala ito eh. Ayan o. Nakakonect niya sa regulator. Ito sa green. Meron yung malakas ito. Sa regulator din yung nakonect. Yung tatlong yellow sa rectifier. Test naman natin gamit ng reverse bias. Babalik na rin lang natin. Positive to negative, negative to positive. Paalala uli ha. Yung tong red test probe, negative to sa digital ha. Baliktad niya kasi siya sa analog.
Test na natin ang tatlong yellow. Dapat walang siyang connection. Yan, hindi siya na-detect. Dahil binablock o hindi pinapapasok yung flow ng current sa negative ng diode. Yan, mali, okay siya. Subukan naman natin pagpalitin. Dito naman tayo sa negative sa kabila. Forward bias ulit tayo. Negative to negative naman. Yan, forward bias to, may papalo dito. Yan, may connection siya. Negative to negative. Itong negative to black wire, may connection din siya dahil nasa loob sila ng regulator. Ayan. Ayan, puro meron siyang connection. Forward bias, merong connection. Subukan natin pagbaliktarin. Reverse bias, dapat wala na silang connection. Ayan, sa dalawa, walang connection. Ayos yung rectifier natin, guys. Alright na. May isa pang paraan para mag-check, guys, ng rectifier natin. Gamit lang tayo ng test light saka battery. Ulitin ko itong green sa negative lang to. Itong positive, dyan tayo mag-check ng test bulb. Ito yung positive natin. Dyan natin itututok. Dapat umilaw siya dito sa positive. Yan. Tapos yung pang check natin sa battery, itong tatlong dilaw. Isa-isahin natin itong tatlong dilaw. Tara, i-connect muna natin sa battery. Ayan, na-connect ko na yung green wire sa negative ng battery. Pati itong ground ng test bulb, na-clamp ko na. Dito tayo sa red wire, mag-check ng test bulb. Diyan natin i-tap. Tapos yung tatlong yellow ito, isa-isay lang natin. Tabi muna natin ng ibang wire. Isa-isay natin tong yellow. Sa positive natin lalagay yan, ng battery. Tara, check na natin. Ayan, dapat umilaw to. Ayan guys, so nailaw. Ayan. Hindi consistent. I-ball muna natin para consistent ng ilaw. Makita nyo. Ayan. Steady na yung light. Okay na yung isang yellow. Dapat walang ilaw to sa ibang yellow. Pag nagkaroon ng ilaw yan, ibig sabihin shorted. May sira yan. Try naman natin nung pangalawang yellow. Eto. Yan. Check natin yan. Nailaw. Okay siya. Guys, okay siya. Yung pangatlo naman na yellow. Walang pinagkaiba to sa ibang rectifier na full wave kagaya ng mga Lihua. Ganyan din ang pag-check nyan. Ayan. Okay yung tatlong wire natin. Sa 5 pin, dalawang wire lang to. Okay na yung rectifier natin. Tapos okay na yung stator natin. Wirings, inayos ko na. Ayan guys. Ayan. Inalutan ko na, inayos ko na ng hinang. Tapos binalutan ko na rin. Mamaya babalutan pa natin yan ng float tape. Ayan. Ikabit na natin yung rectifier. Babalik ko lang ito sa dati. Yun guys, gabi na. Good evening na. Nagluto sa aking laba pa kasi ako. Tigasin kasi ako dito guys. Ngayon ko lang magbabalik, gabi na. Ulitin natin itong green sa negative. Tapos itong isang yellow, wala na itong connection dahil dalawa lang yung wire natin sa stator. Itong dalawang yellow lang mga kabit. Tapos itong red battery, black sa ignition switch. Ayan, lima siya lahat. Tapos yung rectifier dito nakakabit. Nahin na natin itong nakalabas. Galing to sa ignition switch. Connect natin to sa black wire ng rectifier. Voltage drop din to. Yan. Kailangan nakahinang guys lahat. Kasi umiinit to. Baka masunog pag ano, walang hinang. Tapos may hinang, balutan natin ng shrinkable tube. Yan. Ito yun, no? Mura lang to eh.
15 pesos kalating metro. Tapos sunugin natin para lumapat siya or ihag niya yung ano, pinaginangan. Tapos mamaya na natin tapean lahat. Hinangin muna natin ng ibang wire. Ito naman negative green. Itong red connected to sa battery ah, kaya bawal ma-short to or ma-connect or madikit sa mga ground. Dalawa na lang kukonnect natin lahat, okay na. Yan guys, na-connect ko na yung dalawang yellow. Galing to sa stator line. Sa ibang rectifier to, kulay pink at yellow. Sa akin dalawang yellow na ako sa stator. Iniwan ko muna naka-open, itetest muna natin kung nagana na siya. Using test bulb. Pandarin na natin. Dapat umilaw na to. Kasi okay na yung connection niya kanina eh. Ayun o. Umilaw na. Okay na guys. Ayos na ayos na to. Alright. Okay na siya, isilid na natin. Yan, okay na lahat guys. Na-connect na natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Kasi yung isa, walang connection. Dito natin lalagay. Yan guys, so nabalutan ko na rin ang electrical tape. Relay pala itong dalawa na to. Ito, relay ng mga ilaw ko. Diyan lang nakapwesto. Ayusin lang natin. Ako sa inyo guys na okay na ayun o, pumalo na ng 14 volts. Okay na yung charging natin. Buksan ko yung ilaw, bumababa siya. Malakas yung ano eh, projector light eh. Ganda na, hindi nyo nalulubatin yung battery, gumagana na yung charging system. Okay na ulit. Yung wirings lang pala yung sira sa connector. Nag-loose yung ano niya, connector. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Ito yung loob ng rectifier.
Sa loob niya, may dalawang bahagi, rectifiers at regulator. Meron siyang diode, resistor, zener diode, transistor, capacitor. Pag pumasok dito sa yellow yung current galing sa stator, yung flow niya papunta sa diode na merong isang direction lang dun sa arrow point niya. Sa rectifier, lahat ng arrow niya papunta sa red wire para i-charge yung battery. Ang trabaho rin niya ay mag-convert ng AC to DC. Sa isang side naman, yung flow ng kuryente papunta naman sa regulator. Ang trabaho ng regulator, nagme-maintain or stabilize ng kuryente o nagko-control ng flow of current para hindi mag-overcharge yung battery natin. At ibibigay niya lang kung anong voltage ang kailangan ng motor natin, ng mga components ng motor natin. Yun lang yung bibigay ni regulator na volts o voltage. Ito pala guys yung isang brand ng full wave rectifier, Lihua. Maliit lang to, sa akin medyo malaki. Quantum pa lang sa akin, ito Lihua. Pero yung isang brand, meron din TTGR. Magandang brand yun. Ayun o, 5-pin. Wala nang pinagkaiba sa wirings ko kanina. Ito, puti lang saka yellow. Yung sa akin, puro yellow. Ganun din yung connection nito. Yellow sa yellow, white sa white sa stator. Pero halos pwede sila magbaliktad. Ayun, medyo maliit lang siya. Yung sa akin, ganyang kalaki eh.